nag-decide ako mga lods na HP brand yung bibilhin ko na keyboard. Kasi itong dati ko ng keyboard, halos magka-presyo lang sila nito. Pero, hindi umabot ng 1 year. Mga 6 months lang yata to. Yun, nagma-malfunction na siya. Akala ko, tatagal siya. Hindi naman ako klaseng gamer na pag matalo ko sa laro ay magdadabog ka tapos pinapalo mo yung ano keyboard. Maingat naman ako sa gamit pero di talaga nagtagal yung keyboard na yun. Ito na keyboard. Siguro sa ano, sa brand din. Kasi ang dami ng mga brand na lumalabas ngayon. Iba-ibang mga brand yung mga bagong brand ngayon sa about sa PC. So nag-decide ako na ano, itong HP. American brand siya pero made in China. Pero kita naman natin kanina pag unbox, naka-sealed talaga siya. Tapos legit yung mga logo niya, pati yung USB port niya, meron siyang logo. So legit talaga siya na HP. Saka itong HP na brand, known ito siya na brand. Para sa akin, parang legend na po ito na brand, guys. Kumbaga, sila yung nauna, sila yung mas advanced. Kaya mas naniniwala ko na magtatagal ito na klase, ito na brand, ito na keyboard. Pero pag may time, guys, na bibili kayo ng ganito, message nyo lang ako sa comment. Kukumustahin nyo lang ako kung buhay pa ba yung keyboard ko, kung okay pa ba o bumigay na. Kasi hindi na natin ma-update itong video. Yung isang keyboard ko, guys, na nasira na, hindi umabot ng 1 year, pagbili ko nun, guys, binibase ko yung ano lang, yung presyo niya at saka light effects niya. Kumbaga, para sa akin, pag medyo mahal, yun, durable yan. Tapos, dapat maganda yung light effects. Hindi na ako nagbibase sa brand. Kasi, iniisip ko, keyboard lang naman yan. Siguro, so hindi naman sa ganyan ka-risky na masira agad. So, yun, guys, natuto ako. So, yung binibase ko na ngayon ay yung brand talaga. At syempre, yung price, hindi yung overpriced. Kasi may ibang mga keyboard na umaabot ng 10,000, 5,000 yung price. No, hindi naman ta ganun kayaman, kaya ito lang yung swak na swak talaga na may quality. Kahit di ko pa siya na subukan ng ilang months ito, pero at least alam natin yung brand. Dahil sa ang dami ng mga brand ngayon na lumalabas, lalo na sa mga PC na gamit. At yung light effects naman ng keyboard, guys, hindi ko na rin siya minamine kung gaano ba siya kaganda or hindi. Importante, makita mo ng klaro yung mga numbers at alphabet ng keyboard natin. Importante, meron siyang backlight. At saka yung kagandahan nito ay hindi printed yung mga number at saka alphabet niya. Kumbaga para naka-engrave siya. Kasi may ibang keyboard habang tumatagal, na-erase yung mga alphabet niya at saka numbers. Pero syempre mga lods, may mga gamit din naman ako na hindi branded. Pero tumatagal naman. Pero iba pa rin yung electronics talaga na gamit, guys. Mas prefer talaga yung mga electronics na gamit, yung branded talaga. Tapos meron pa siyang 1 year warranty, guys. Itong HP keyboard. Kahit online siya binili, meron pa rin siyang warranty. 1 year. So ganun sila ka-confident sa keyboard na binibinta nila. So pag gamers tayo, guys, mas prefer talaga yung mechanical keyboard kumpara dun sa mga ordinary na keyboard lang. Kasi yung ordinary na keyboard ay parang rubber yung sa ilalim. So pag tumatagal yun, parang nalulus yung ano, rubber sa ilalim at saka matikas din yung pindutin. Tapos meron itong kakayahan mga lods na kaya niyang i-handle yung 6 na buttons. Kung i-press mo yung 6 na buttons ng sabay, sabay din siyang gumagana. For example, i-press mo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ng sabay, mag-appear din ito 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa screen. Kasi yung ibang keyboard, yung ordinary lang, hanggang 2 to 3 buttons lang yung pwede mong ipagsabay na pindutin. Itong HP, hanggang 6 yung pwede niyang kayang i-handle. Ibig sabihin, mas prefer siya pang gamers. Kasi pag mag-games tayo mga lods, siyempre pipindutin natin yung forward, left and right, tapos meron pang jump sa space. Minsan mag-shift pa tayo para sa crouch. Kumbaga, minsan 4 to 5 yung may pagsabay nating pindutin pag nag-games tayo. So ito recommended siya na keyboard for gamers. Ito mga lods, ko-compare natin yung size nila.
yung standard na keyboard na mayroong numeral itong sa ibabaw. Tapos yung 8SP naman, wala siyang numeral number sa gilid. So mas okay para sa akin yung walang number sa gilid para hindi siya sagabal pag maglaro ako ng FPS games. Kasi minsan mga lods, sumasabit yung mouse ko sa gilid ng keyboard. So possible na masira yung mouse natin. So yan lang guys. See you next time sa unboxing natin. Thanks for watching. Ingat.